Ako si Ray Reebok. Isa akong YouTube viewer. Hindi po ako vlogger. Nag-enjoy lang sa panonood ng vlogs. At minsan ay nadalaw ako sa isang live stream. Nakita ko kasi sa thumbnail na may pag-games daw sila na umaabot ng 10,000 pesos ang premium. Sino ba namang hindi mapapaklik, di ba? Sa live chat, napansin ko na may isang magaling sumagot sa mga tanong ng host. Ang cute ng pangalan niya. Heaven. Sa pangalan pa lang, dadalhin ka na sa langit. Para mapansin niya ako, ay nagpakitang gilas din ako. Nakipag-unahan sa pagsagot sa larong Pinoy Henyo. Natuwa ako kasi nanalo naman ako ng 3 beses. Napansin nga niya ako. Hello Ray, bati niya. Ibinaba niya ang kanyang channel link at napaklik din ako. Pinanood ko ang mga videos niya. Ang ganda at ang sexy niya. Nag-comment ako sa mga videos niya at nag-reply siya. Lods, anong Facebook name mo? Ibinigay ko naman. So, ayun, nagka-chat kami. Pagsapit ng gabi, nag-video call. Kung ano ang ganda niya sa mga vlogs niya, ganun din sa video call. Ang sarap din pakinggan ng boses niya. Parang anghel talaga. Masaya kami nag-usap at di namin namalaya ng oras. Kinabukasan, binati ko siya ng good morning. Isang oras na ang nakalipas ay wala pa rin siyang sagot. Siguro, tulog pa dahil sa puyat sa pakikipag-chat sa akin kagabi. Nang matapos ang aking agahan ay nagbukas ako ng YouTube app ko at agad na nakita ko siya sa aking feed. Naka-livestream pala siya, mahigit isang oras na. Kaya pala. So ayun, naghalo-halo din ako sa kanya. At agad-agad niya rin akong binati nang mabasa niya ang aking message sa live chat. Sabi pa niya sa akin, ibababa ko ang aking StreamYard. Akyatan mo ako, Ray Reebok. Iba ang hatid na kiliti sa akin nang sinabi niya ngayon. Pero hindi ako umakyat sa StreamYard niya dahil camera shy ako. Holiday. Walang pasok sa work at wala din naman akong ginagawa dito sa aking condo, kaya nagbabad na rin ako sa live stream niya. Pagkatapos ng kanyang live stream ay nagulat ako kasi tumawag siya sa messenger. Hindi ko alam kung ano o bakit pero parang iba talaga siya. Ibang iba. Parang gustong-gusto ko na siyang makita sa personal. Sa pangalawang pagkakataon ay nag-video call kami ng lagpas sa 5 oras. Ang dami namin napagkwentuhan. Tuloy ay parang kilalang kilala ko na siya. Sa sumunod na araw ay naging abala na ako sa aking trabaho bilang draftsman ng Hyatt Builders. Ngunit during break time ay nagagawa kong magbukas ng messenger at nakita ko ang sunod-sunod niyang mga emojis. Karamihan, mga heart at kiss emojis. Kinagabihan matapos kong magpahinga ng 2 oras ay tinawagan ko siya. Ang ganda niyang tingnan habang siya'y nakangiti. Sarap pakinggan ang kanyang pagtawa. At nung maghating gabi na, nagulat na lang ako dahil bigla niyang sinabi na hindi daw ako maalis sa isip niya. Na gustong-gusto daw niya ako. Ray, hindi ko alam kung bakit, pero ang bilis na hulog ng loob ko sa'yo. Mahal na yata kita. Nagulat man ay hindi ko na itago ang aking nararamdaman.
At sabi ko sa kanya, "Bakit mo naman ako inunahan? Sasabihin ko na dapat yan eh. Kasi ako rin, hindi ka mawaglit sa isip ko." Walang tigil ang pagsabi namin ng I love you sa isa't isa sa araw na yon. Pagkatapos ng aking trabaho sa sumunod na araw, ay sinundo ko siya sa kanyang opisina sa may DMCS Industries sa Ortigas. First time din namin magkita sa personal. Ang sexy niya sa kanyang suot na office uniform na above the knee. Bakat na bakat ang balingkinitang hubog ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang malulusog na hinaharap. Parehong bakasyon namin kinabukasan kaya nagkasundo kaming sa may kondo ko na muna siya umuwi. "Oo, Morena. Alam kong masyado kaming mabilis. Ano magagawa ko? Eh, sobrang attractive niya. At masyado siyang malambing. Napaka-touchy din niya. Laging nakahawak sa aking braso. At pinupunasan ng mabangon niyang panyo ang aking mga pawis sa mukha habang ako'y nagda-drive sa napakamatraffic na kahabaan ng EDSA. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya, pero yung kamay niya ay madalas niyang ipatong sa aking hita. Ibang sensasyon ang hatid nito sa akin. Feeling ko tuloy nananayo si Junjun. Kaya nga ba naman pagkapasok namin sa aking condo unit, ay agad-agad ko siyang sinunggaba ng halik sa labi dahil hindi ko na talaga kayang mapigilan. Gumanti siya ng halik at mahigpit na yakap. Nag-espadahan kami, parehong nag-alab sa init na aming pinagsaluhan. Habang hinahaplos na mga kamay ko ang kanyang maumbok na balakang, naramdaman kong pinagtatanggal na niya ang botones ng aking uniform. Ginawa ko kung ano ang ginawa niya sa akin. At yun na, pareho kaming umakyat sa langit. At sa isang araw na kami nagkulong lang sa kondo, ay nakaapat na akyat panaog kami doon. Ang sarap magmahal ni Heaven. Ang sarap pumunta sa langit na kasama siya. Araw ng Sabado, habang kami kumakain sa isang Chinese restaurant, tumunog ang kanyang telepono at nakita ko ang mama sa kanyang screen. "Excuse lang babe ha, sagutin ko lang tong call ni mama at naiihi na din ako kaya sa CR na muna ako." "Nasaan ka ba? Kahapon ka pa hinahanap ni Ben," sabi ng nasa kabilang linya. Hindi man ito naka-loudspeaker pero matalas ang aking pandinig. Hanggang sa makalayo na siya ng tuluyan at pumasok sa loob ng CR ng mga babae. Naiwan ako mag-isa sa table namin. Nakabantay sa kanyang bag at sa mga pagkaing na order namin. "Sino si Ben?" Agad kong tanong nang makabalik siya. Nakita kong nagulat siya at napakunot ng noo. "Ha? Anong Ben?" pagtataka niya. "Parang narinig ko na sinabi ng mama mong hinahanap ka ni Ben," sagot ko. Hindi siya kaagad nakasagot. Nakatuon ang pansin niya sa kinakain. "Hindi ko alam na chismoso ka pala. Nakikinig ka sa usapan ng may usapan. Maling-mali pang pagkakadinig mo." "Uy, seryoso na talaga siya at hindi ko na nasilayan ang ngiti niya." "Matampuhin palang girlfriend ko." "Sorry babe, syempre gusto ko lang naman kitang makilala ng lubusan. But never mind, let's enjoy our meal para maihatid na kita sa bahay niyo at makapagpahinga ka na." "Sa DMCS mo ako ihatid babe kasi may kailangan akong kunin dun at nandun yung car ko, remember?" Seryosong tugon niya. Hindi pa rin magawang umiti sa akin. Siya nga pala, nasa DMCS ang kotse niya.
Akala ko makikilala ko na ang pamilya niya pero hindi pa pala. Sa isip ko, okay lang, total marami pang mga araw na makikilala namin ang isa't isa. Besides, may tatapusin din akong plano na kailangan kong ipresenta sa opisina sa Lunes. Hinatid ko siya sa DMCS Industries at bago siya bumaba ay binigyan niya pa ako ng isang napakatamis na halik. I will text you right away pagka-uwi ko sa Cubao, babe, okay? Nakangiti niyang turan sa akin. Alas 12 na ng gabi nang makatanggap ako ng message mula sa kanya. Babe, I'm home. Nagtaka ako kasi kaninang 7 PM ko pa siya hinatid sa may building ng kumpanya nila pero di na lang ako nagtanong. Sumagot na lang ako ng, okay babe, good night. Call you tomorrow. Kinabukasan ay sinag ng araw ang gumising sa akin. Hindi pa masyadong gising ang diwa ko. Hinagilap ko ang aking telepono para i-message siya pero laking gulat ko kasi bakit wala siya sa messenger ko. Tiningnan ko sa Facebook at pati pala doon ay wala din. Wala na rin siyang YouTube account. Naka-block ba ako? Ako ay biglang napaupo sa aking higaan at gulat na gulat. Gising na ako at hindi ko maipaliwanag ang aking pakiramdam. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babaeng bagamat may pagkatsabi ng kaunti, ay ubod naman ng amo at ganda ng mukha. Good morning, mahal. Hindi na kita ginising ng maaga kasi wala namang service sa church ngayong umaga dahil sa pagtaas ng cases ng COVID. At online service na lang daw mamayang 5 PM, sabi ni Pastor. Malambing na sabi niya sa akin. Hinila ko ang kanyang kamay at niyakap ko siya. Good morning din, asawa ko. I love you. Pumikit ako at sa isip ay walang kasing pait kong sinambit. Heaven.